Risa ay nakaupo sa kanilang sala. May hawak na isang booklet na puno ng impormasyon tungkol sa iba't ibang mga kolehiyo. Malapit na siyang magpasya kung saan siya mag-aaral. At ramdam na ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Kasabay ng bawat buklat ng pahina, para bang bumibigat din ang kanyang pakiramdam. Hindi dahil sa takot o alinlangan, kundi dahil sa mga inaasahan ng kanyang pamilya. Siya ang panganay na anak, at mula pagkabata pa lamang ay naririnig na niya ang mga pangarap ng kanyang mga magulang para sa kanya. Ang kanyang ama, si Mang Ruben, ay isang simpleng manggagawa na matagal nang nagpapalano para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Ang kanyang ina, si Aling Lina, ay palaging nagsasabing, "Kapag nakapagtapos ka ng kolehiyo, anak, magiging maayos ang lahat." Nakatatak na ito sa isip ni Clarissa. At ngayon na nalalapit na ang kanyang pagpapasok sa kolehiyo, nararamdaman niyang parang nakatayo siya sa isang kalsadang maraming sangandaan. "Clarissa, nakapagpasya ka na ba kung saan mo gustong mag-aral?" tanong ng kanyang ina habang naghuhugas ng pinggan sa kusina. Hindi agad nakasagot si Clarissa. Tinignan niya ang mga brochure ng iba't ibang universidad. May mga magaganda ang reputasyon, may malapit sa kanilang bayan, at may mga magagandang scholarship na inaalok. Gusto niyang maging masaya ang kanyang mga magulang. Pero gusto rin niyang masiguro na ang pipiliin niyang landas ay para sa kanya. "Nag-iisip pa po ako na eh." Mahinang sagot niya. Napabuntong hininga si Aling Lina at tumingin sa kanyang anak. "Alam mo naman ang tatay mo, di ba? Malaki ang tiwala sa'yo. Ikaw ang magiging haligi ng pamilya natin balang araw." Nararamdaman ni Clarissa ang bawat salitang iyon. Alam niyang mahal siya ng kanyang pamilya at ang mga pangarap nila para sa kanya ay puno ng pagmamahal. Pero minsan, ang pagmamahal ay nagiging parang kadenang humihigpit sa kanyang dibdib. "Clarissa, sigurado ako na kaya mo. Magaling ka. Kailangan lang piliin mo ang tamang daan." Sabi ng kanyang ama na kalalabas lang mula sa kanilang maliit na tindahan sa harap ng bahay. Ngumiti si Clarissa, ngunit sa likod ng ngiting iyon, maraming tanong ang gumugulo sa kanyang isip. Alam niyang malapit na ang deadline para sa mga aplikasyon. Pero tila ba hindi pa rin malinaw sa kanya kung ano ang tunay niyang nais para sa kanyang kinabukasan. Pilit na inaalala ni Clarissa ang mga pangarap niya noong bata pa siya. Nais ba niyang mag-aral sa isang malaking university sa lungsod? O gusto ba niyang manatili malapit sa kanilang bayan upang makatulong sa kanyang pamilya? Ano man ang kanyang desisyon, alam niyang may kaakibat itong malaking pagbabago hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng umaasa sa kanya. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga gamit si Clarissa ng kanyang kwarto, abala si Aling Lina sa paglilinis ng bahay. Nakita ni Aling Lina ang cellphone ni Clarissa na naiwan sa lamesa ng sala habang ito ay nagcha-charge. May pumasok na mensahe at sa kanyang kuryosidad, tinignan niya ito. Napakunot ang noo ni Aling Lina nang makita ang pangalan na nagpadala. "Love." Ilang segundo niyang pinagmasda ng screen bago niya binuksan ang mensahe. "Miss na kita. Kita tayo bukas pagkatapos ng klase. Love you." Napalunok si Aling Lina. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nabasa. Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam at naramdaman ang pag-aalala na tila bumalot sa buong katawan niya. Tahimik niyang ibinalik ang cellphone sa mesa, pero hindi niya napigilan ang mga katanungang nag-uunahan sa kanyang isipan. Mabilis siyang pumunta sa kusina, dala ang gulat at galit. "Clarissa!" Tawag niya, medyo may diin sa boses. Mula sa kanyang kwarto, mabilis na lumabas si Clarissa at naglakad papunta sa sala. Hindi alam ang tungkol sa nangyari. "Po, Nay?" tanong niya habang nakangiti. "Huwag kang magpo-po dyan," sagot ni Aling Lina na may halong galit at pagtataka. "Sino yung love na nag-text sa'yo, ha?" Natigilan si Clarissa. Hindi niya inaasahan na mabubuksan ng kanyang ina ang mensahe. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. "Tay, Nay, magpapaliwanag po ako." Nauutal niyang sabi, halatang kinakabahan. Napakunot ang noo ni Aling Lina. "Magpapaliwanag?
Ibig sabihin, may tinatago ka nga. Sinabi ko na sa'yo dati pa, Clarissa. Ayokong mag-boyfriend-boyfriend ka muna habang nag-aaral ka. Clarissa, ano bang iniisip mo? Sumiklab ang galit ng ina. Habang ang bigat ng lahat ng pangarap nila para kay Clarissa ay para bang gumuguho. Si Mang Ruben, na nooy nag-aayos ng kanilang maliit na tindahan, ay pumasok at agad na napansin ang tensyon sa loob ng bahay. Anong nangyayari dito? Tanong ni Mang Ruben, may halong kaba sa boses. Nagsalubong ang mga mata ni Clarissa at ng kanyang ama. Napatingin siya sa kanyang ina, umaasang may maayos na paraan pa siyang makakapagpaliwanag. Si Clarissa, Ruben, may boyfriend pala at hindi niya sinabi sa atin. Nililihim niya. Sigaw ni Aling Lina, halos pumutok ang mga ugat sa leeg. Tahimik si Mang Ruben, ngunit ramdam ang bigat ng kanyang mga salita nang magsalita siya. Clarissa, totoo ba ang sinasabi ng nanay mo? May relasyon ka na hindi namin alam? Unti-unting bumagsak ang mga balikat ni Clarissa. Alam niyang wala na siyang magagawa kundi aminin ang totoo. Opo, opo tay, pero hindi ko naman po balak nasaktan kayo. Mahal ko po siya at ayoko lang po sanang mag-alala kayo. Napailing si Aling Lina at isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan. Hindi mag-alala? Clarissa, lahat ng ginagawa namin ay para sa'yo, para sa kinabukasan mo. At ngayon, nilihim mo sa amin ang bagay na ito? Naramdaman ni Clarissa ang bumibigat na atmosfera sa pagitan nila. Nakatitig siya sa kanyang ama na tahimik lang pero halatang labis na nadismaya. Hindi niya alam kung paano muling makukuha ang tiwala nila, lalo na at tila nawasak ang imahe ng anak na inaasahan nila. Simula noon, naramdaman ni Clarissa ang pagkakaiba sa pakikitungo sa kanya ng kanyang mga magulang. Hindi na sila kasing lambing dati at tila laging may malalim na puwang sa tuwing nag-uusap sila. Alam ni Clarissa na hindi magiging madali ang pag-ayos nito. Ngunit alam din niyang kailangang harapin ang mga resulta ng kanyang mga desisyon. Makalipas ang ilang buwan, mula nang matuklasan ng kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang relasyon, naging mas magulo ang buhay ni Clarissa. Bagaman hindi ipinagbawal ng kanyang mga magulang ang kanyang relasyon, ramdam niya ang malamig na pakikitungo nila. Kapansin-pansin din na hindi na sila nagtatanong tungkol sa kanyang mga plano sa kolehiyo gaya ng dati. Nakakaramdam siya ng lungkot at ang tanging takbuhan niya ay ang kanyang nobyo. Naging mas madalas ang pagkikita nila. Minsan, imbis na dumiretso sa klase, pumupunta si Clarissa sa mga lugar na tahimik, mga parke o kainan kung saan sila maaaring mag-usap ng kanyang nobyo. Hindi nagtagal, nagsimula na rin siyang magpaliban ng mga proyekto at takdang aralin. Isang araw, habang nakaupo sa kanilang klase, biglang pinatawag si Clarissa ng kanyang propesor. Habang naglalakad patungo sa opisina, kinakabahan siya. Alam niyang maaaring tungkol ito sa kanyang mga pagliban at mababang marka. Clarissa, nagsimula ang kanyang propesor nang makaupo na siya. Pansin ko na pababa ng pababa ang mga marka mo nitong mga nakaraang linggo. Hindi ka na rin madalas magpasa ng mga takdang aralin at bihira ka na sa klase. May problema ba? Napayuko si Clarissa. Pasensya na po ma'am, nagiging busy lang po ako minsan. Hindi lang ito tungkol sa pagiging busy, Clarissa. Alam ko kung gaano kakatalino at masipag nung simula. Pero ngayon parang nawawalan ka ng focus. Kung magpapatuloy ito, baka hindi ka makapasa sa mga subjects mo ngayong semestre. Seryosong sabi ng propesor. Parang tinamaan ng kidlat si Clarissa. Alam niyang hindi siya nagiging mabuti sa kanyang pag-aaral, pero hindi niya inakala na ganito na pala kalala ang sitwasyon. Nang matapos ang kanilang usapan, tumayo siya ng mabigat ang loob at naglakad palabas ng opisina. Pagdating niya sa bahay, tahimik lang siya at halatang malalim ang iniisip. Kinausap siya ng kanyang ina habang naghahanda ng hapunan. Clarissa, kamusta ang araw mo? May kailangan ka bang tulong sa mga schoolwork mo? Tanong ni Aling Lina, pero halata ang malamig na tono. Napaiwas ng tingin si Clarissa, sabay buntong hininga. Okay lang po, Nay.
pero ramdam ni Aling Lina na may kakaiba sa kilos ng anak niya. Sigurado ka ba? Bakit parang mabigat ang pakiramdam mo? Hindi agad sumagot si Clarissa. Alam niyang oras na para magsalita pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Nagdesisyon siyang magsabi pero hindi ng buo. Nagkaroon lang po ako ng mababang marka sa isa kong subject pero kaya ko naman pong habulin. Napatingin ng masinsinan si Aling Lina. Mababang marka? Bakit? Ano bang nangyayari? Hindi nakasagot si Clarissa. Ramdam niyang kailangan na niyang magpakatotoo pero takot siyang magalit muli ang kanyang mga magulang. Sa kanyang isip, naglalaro ang mga pagkakataong pinili niyang makipagkita sa nobyo imbis na mag-aral. Alam niyang isa itong malaking dahilan kung bakit pababa ng pababa ang kanyang mga marka. Pero hindi niya magawang sabihin ito. Clarissa, nagsasabi ka ba ng totoo sa akin? Tanong ni Aling Lina, halata ang pagdududa. Tumango si Clarissa, pilit na nilulunok ang kaba. Opo, Nay, magiging maayos naman po. Ngunit hindi iyon ang katotohanan. Sa sumunod na mga linggo, patuloy ang pagbaba ng kanyang mga marka. Nagsimula nang mapansin ni Mang Ruben ang pagbabago sa academic performance ni Clarissa. Lalo na at dati siyang top student. Isang gabi, napagdesisyonan ng kanyang mga magulang na seryosohin na ang usapan. Clarissa, pwede ba tayong mag-usap? Malumanay pero may bigat na sabi ni Mang Ruben. Nang magsimula silang mag-usap, diretsong tinanong siya ng kanyang ama. Ano ba ang nangyayari sa pag-aaral mo? Napansin namin ng nanay mo na hindi ka na katulad ng dati. Bumaba na ang mga marka mo. Hindi ka na rin masyadong nag-aaral. Nasaan na yung anak namin dati na puno ng pangarap? Hindi na nakayanan ni Clarissa ang bigat ng sitwasyon. Tumulo ang mga luha sa kanyang mata. Tay, Nay, pasensya na po. Alam kong nagkamali po ako. Hindi ko po sinasadya pero masyado po akong nadali. Masyado ko pong napabayaan yung pag-aaral ko dahil sa relasyon ko. At hindi ko na po talaga na-prioritize yung pag-aaral. Napatitig lang si Mang Ruben. Tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Si Aling Lina naman, napapailing habang pinipigilan ng pag-iyak. Clarissa, anak, lahat ng ginagawa namin ay para sa'yo. Alam naming mahal mo ang nobyo mo pero ang pangarap namin para sa'yo ay higit pa riyan. Gusto namin ang pinakamahusay para sa kinabukasan mo pero kung ipagpapatuloy mo yan, baka masayang ang lahat ng pinaghirapan natin. Hindi nakapagsalita si Clarissa. Nararamdaman niyang unti-unti nang nawawala ang tiwala ng kanyang mga magulang at ito ang pinakamasakit sa lahat. Simula noon, unti-unting nagkaroon ng tensyon sa bahay nila. Bagamat sinusubukan ni Clarissa na bumawi, ramdam niyang tila hindi na tulad ng dati ang pagtitiwala ng kanyang mga magulang sa kanya. Matapos ang seryosong pag-uusap nila Clarissa at ng kanyang mga magulang, nagsikap siyang bumawi sa kanyang pag-aaral. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, hindi niya maialis ang damdaming tila nawawala ang koneksyon niya sa kanyang pamilya. Hindi na tulad ng dati ang pagtitiwala nila. At ang pagkabigo niya sa kanyang mga marka ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Kaya, mas lalong nagiging malapit si Clarissa sa kanyang nobyo, na siya lamang ang nagbibigay sa kanya ng konting aliw at kasiguraduhan sa panahong iyon. Sa paglipas ng mga linggo, naging mas madalas ang pag-alis ni Clarissa mula sa bahay. Minsan ay nagdadahilan siya na may group study o proyekto, pero ang totoo, nakikipagkita siya sa kanyang nobyo. Naging komportable siya sa ideya ng pagsisinungaling para hindi mag-alala ang kanyang mga magulang. Hanggang sa isang araw, habang umuwi siya ng gabi, nakita niyang seryosong naghihintay ang kanyang mga magulang sa sala. Clarissa, kanina ka pa ba umalis? Tanong ni Mang Ruben, hindi makatingin ng diretso ang anak. Medyo kinakabahan, ngumiti si Clarissa at sumagot. Ah, opo, Tay. Group study po kami ng mga klase ko. Mahirap po kasi yung mga exams eh, kaya kailangan namin mag-aral ng mabuti. Napansin niyang tila hindi kumbinsido ang mga magulang niya.
Lalo na at hindi na siya tinatanong ng marami ng kanyang ina. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam ni Clarissa ang bigat ng kanyang mga kasinungalingan. Patuloy siyang lumalayo sa kanila at ang distansya sa pagitan nila ay tila lalong lumalaki. Isang gabi, habang nagpapahinga si Clarissa sa kanyang kwarto, nagring ang kanyang cellphone. Mabilis niyang sinagot ang tawag nang makita niyang ang kanyang nobyo ang tumatawag. Miss na kita. Bulong ng kanyang nobyo sa kabilang linya. Kita tayo bukas ulit, pagkatapos ng klase mo? Napangiti si Clarissa. Sige, pero kailangan ko muna sabihin sa kanila na may project ako para hindi sila maghinala. Kinaumagahan, nagmamadaling nagpaalam si Clarissa. Nay, may group project po kami ulit mamaya kaya baka gabi na ako ng uwi. Sabi niya habang mabilis na nagsusuot ng sapatos. Sumimangot si Aling Lina. Hindi ka pa ba natatapos dyan sa mga group project mo? Ilang beses ka na rin nagsasabing may project pero bakit parang ang daming ginagawa? Minsan ba ay nagsasabi ka ng totoo sa amin, Clarissa? Natigilan si Clarissa pero pilit siyang umiti at nagpatuloy. Totoo po, Nay. Marami po talagang kailangan gawin. Huwag po kayong mag-alala. Okay lang po ako. Umalis si Clarissa at nagpunta sa lugar na pinag-usapan nila ng kanyang nobyo. Magkasama silang naglakad-lakad sa parke, nagkwentuhan at tila nawala ang mga alalahanin ni Clarissa sa kanyang pamilya. Pero hindi niya alam na sa mismong araw na iyon, isang kaklase niya ang nagpunta sa bahay nila upang ibalik ang libro na iniwan niya sa library. Ay, magandang hapon po, Aling Lina. Bati ng kaklase ni Clarissa. Nandito po ba si Clarissa? Naiwan po niya kasi yung libro sa library eh. Napakunot ang noo ni Aling Lina. Ha? Hindi ba kasama mo siya? Sabi niya may group project kayo ngayon. Nagulat ang kaklase ni Clarissa. Hindi po. Wala po kaming group project. Nagpaalam po siya kanina na may pupuntahan siya pagkatapos ng klase. Doon nagumpisang magduda ng husto si Aling Lina. Pagkaalis ng kaklase ni Clarissa, tahimik siyang naupo sa sala. Iniisip ang mga maaaring nangyayari. Hindi nagtagal, dumating si Mang Ruben at kinausap ang kanyang asawa. Lina, napapansin ko rin parang iba na ang mga kilos ng anak natin na. Hindi na siya tulad ng dati. Parang may tinatago. Nang makauwi si Clarissa ng gabi, inabutan niya muli ang kanyang mga magulang sa sala. Ngunit ngayong gabi, iba ang kanilang itsura. Seryoso at mabigat ang tingin. Clarissa, sino ba talaga ang kasama mo kanina? Tanong ni Mang Ruben, diretsahan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Clarissa. Alam niyang hindi na siya makakatakas sa katotohanan. Sinabi ko na po, 'di ba? May group project po kami. Nanginginig niyang sabi. Tumayo si Aling Lina, galit na galit. Huwag ka na magsinungaling, Clarissa. Pumunta dito ang isa sa mga klase mo kanina. Sabi niya, wala daw kayong group project ngayon. San ka talaga galing, ha? Sinong kasama mo? Napaiyak si Clarissa. Hindi na niya kayang itago ang totoo. Si Mark po. Yung nobyo ko, nagkita po kami pero wala po akong ibang intensyon. Hindi ko lang po alam kung paano sasabihin sa inyo kasi alam ko namang magagalit kayo. Hindi makapagsalita si Mang Ruben. Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Pinipilit na huwag magalit ng husto. Si Aling Lina naman, hindi na napigilang umiyak. Clarissa, bakit? Bakit mo kami niloko? Bakit mo kami sinaktan ng ganito? Pakiramdam ni Clarissa ay tila gumuho ang kanyang mundo. Ang distansya sa pagitan nila ay tila hindi na mapupunan. At sa mga oras na iyon, naramdaman niyang tuluyan nang nawala ang tiwala ng kanyang mga magulang sa kanya. Simula noon, mas lalong lumayo ang loob ni Clarissa sa kanyang pamilya. Kahit anong gawin niya, tila ba hindi na mababalik ang dati nilang relasyon. Lumipas ang mga buwan at ang sitwasyon sa bahay nila Clarissa ay lalong lumala. Kahit anong pilit niya na ibalik ang tiwala ng kanyang mga magulang, ramdam niya ang layo at lamig ng kanilang pakikitungo. Patuloy pa rin niyang nakikita ang kanyang nobyo, si Mark.
Kahit pa alam niyang hindi ito gusto ng kanyang mga magulang, sa kabila ng tensyon sa kanilang pamilya, si Mark ang naging takbuhan ni Clarissa. Ang kanyang tanging kasiguruhan sa gitna ng kaguluhan ng kanyang buhay. Ngunit unti-unti, napansin ni Clarissa ang ilang pagbabago sa kanyang katawan. Nagsimula siyang makaramdam ng matinding pagod, madalas na pagkahilo at hindi inaasahang pagsusuka sa mga umaga. Noong una, iniisip niyang baka dahil lamang ito sa stress mula sa kanyang mga problema sa pamilya at sa kolehiyo. Ngunit nang hindi na siya datna ng buwan ng dalaw, kinabahan na siya. Isang gabi, matapos ang ilang linggong pag-iisip, bumili siya ng pregnancy test. Nang bumungad ang dalawang linya sa test kit, biglang bumagsak ang kanyang mundo. Buntis siya. Hindi makapaniwala si Clarissa. Ilang beses pa niyang inulit ang test pero pare-pareho lang ang resulta. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Paano niya sasabihin sa kanyang mga magulang, lalo na at nawawala na ang kanilang tiwala sa kanya. Sa oras na iyon, wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak ng tahimik sa kanyang kwarto. Walang ideya kung paano hahanapin ang tamang solusyon. Makalipas ang ilang araw, hindi na kayang itago ni Clarissa ang kanyang kalagayan. Lumalabas na sa kanyang mga kilos at itsura ang kanyang pagbabago. Lalong bumabagsak ang kanyang katawan at hindi na niya kayang itago ang kanyang pagkahilo at pagsusuka. Isang umaga, habang nag-aalmusal ang pamilya, biglang nagsuka si Clarissa. Napatingin si Aling Lina sa kanya, nagtataka at medyo natatakot. Clarissa, okay ka lang ba? Tanong ng kanyang ina, halatang nababahala. Nanginginig si Clarissa, hindi na kayang itago ang totoo. Okay lang po ako, Nay. Pilit niyang sabi, pero halata sa kanyang boses ang takot. Maya-maya, muling naramdaman ni Clarissa ang pagkahilo at kailangan niyang umupo. Tumayo si Aling Lina, lumapit sa kanya at inakap ang kanyang likuran. Clarissa, bakit lagi kang ganito? Hindi normal yan. Halika, papacheck up na kita. Hindi ko na kayang mag-alala ng ganito. Napilitan si Clarissa na pumayag. Alam niyang darating na rin ang oras na kailangan niyang sabihin ang katotohanan. Sa klinika, matapos ang ilang pagsusuri, kinumpirma ng doktor na buntis siya. Nabigla si Aling Lina sa narinig. Para bang huminto ang oras para sa kanya. Ano? Buntis? Si Clarissa? Hindi makapagsalita ang kanyang ina. Nagmistulang bumagsak ang mundo ni Aling Lina at unti-unti itong napaupo. Pinipilit intindihin ng sitwasyon. Nagkatinginan ng mag-ina. Ang bigat ng sitwasyong kanilang kinasasadlakan ay tila nagpatigil ng mga salita. Nay, pasensya na po. Bulong ni Clarissa, umiiyak. Hindi ko po sinasadya pero alam ko pong malaking pagkakamali ito. Hindi makapaniwala si Aling Lina. Lumabas siya ng klinika ng tahimik, iniwang nakaupo si Clarissa. Tila tuluyan nang nawalan ng pag-asa. Hindi nagtagal, dumating si Mang Ruben. Natahimik lang noong una, pero nang malaman ang balita, bumalot sa kanyang mukha ang matinding kalungkutan at galit. Clarissa, paano mo nagawang sirain ng kinabukasan mo? Lahat ng pinaghirapan namin para sa'yo. Para saan? Ito ba ang kapalit? Tanong ni Mang Ruben, nanginginig ang boses sa galit at pagkadismaya. Tay, pasensya na po. Sagot ni Clarissa, umiiyak. Hindi ko po sinasadyang maging ganito. Mahal ko po si Mark pero hindi ko po gustong saktan kayo. Nak ng Diyos, Clarissa. Hindi lang ito ang tungkol sa nobyo mo. Anong gagawin mo ngayon, ha? Anong mangyayari sa pag-aaral mo? Sa buhay mo? Anong mangyayari sa kinabukasan mo? Sigaw ni Mang Ruben habang naglalakad-lakad paikot sa kanilang bahay. Hindi matanggap ang nangyari. Hindi makapagsalita si Clarissa. Ramdam niya ang bigat ng kanyang sitwasyon. Hindi lang ang kanyang personal na kinabukasan ang nakataya, kundi pati ang tiwalang nawala sa kanyang pamilya. Alam niyang mula noon, hindi na magiging pareho ang lahat. Sa mga sumunod na araw, halos hindi na kinausap si Clarissa ng kanyang mga magulang.
pinili nilang maglaan ng oras para makapag-isip. Ngunit ramdam ni Clarissa na parang lalo siyang lumalayo sa kanila. Sa bawat araw na dumadaan, nararamdaman niyang unti-unting nawawala ang tiwala at pagmamahal na minsan ay nasa kanyang pamilya. Ang relasyon nila ni Mark ay mas naging komplikado rin. Alam ni Clarissa na mahal siya ni Mark, pero sa sitwasyong ito, nararamdaman niyang hindi sapat ang pagmamahal lamang para maayos ang lahat ng nasira. Habang lumalaki ang kanyang tiyan, kasabay nito ang kanyang takot na hindi na maibabalik ang tiwala ng kanyang mga magulang. At hindi na rin maibabalik ang dating buhay na puno ng pangarap at plano. Makalipas ang ilang linggo matapos malaman ng kanyang pamilya ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, patuloy ang malamig at tahimik na pakikitungo ni Aling Lina at Mang Ruben kay Clarissa. Hindi na rin niya madalas makita si Mark dahil madalas itong abala sa trabaho para makatulong sa kanyang sitwasyon. Ngunit nararamdaman din ni Clarissa na lumalayo ito sa kanya. Sa kabila ng kanyang kalagayan, nais pa rin ni Clarissa na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Alam niyang mahirap ang sitwasyon, ngunit ayaw niyang sumuko sa kanyang mga pangarap. Isang gabi, tinawag si Clarissa ng kanyang mga magulang sa sala para sa isang seryosong pag-uusap. Tahimik siyang lumapit, kinakabahan sa kung ano ang sasabihin nila. Nakaupo si Mang Ruben sa isang silya habang si Aling Lina ay tila nagpipigil ng mga luha. Clarissa, nagsimula si Mang Ruben, mabigat ang tono ng kanyang boses. Pag-usapan namin ng nanay mo ang sitwasyon mo. At alam namin na gusto mo pa rin magpatuloy sa pag-aaral pero sa kalagayan mo ngayon, hindi na to posible. Nagulat si Clarissa. Ano pong ibig sabihin niyo, Tay? Tanong niya habang ang kanyang puso ay tila lumubog. Nagpatuloy si Aling Lina, pilit na pinipigil ang hinagpis. Anak, buntis ka. Hindi mo kakayanin magpatuloy sa kolehiyo habang ganito yung kalagayan mo. Mahirap ang sitwasyon mo at mas lalong magiging mahirap kapag dumating na ang sanggol. Pero Nay, Tay, kaya ko naman po. Gusto ko pong ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Ayoko pong sumuko sa pangarap ko. Sagot ni Clarissa, halos humihingi ng awa, habang nagsisimulang tumulo ang kanyang luha. Umiling si Mang Ruben, mabigat ang kanyang damdamin. Clarissa, hindi ito tungkol sa pangarap mo. Ang gusto namin ay makapagtapos ka ng pag-aaral pero hindi ito ang tamang panahon. Kailangan mong magpahinga at maghanda para sa pagdating ng bata. Kung ipipilit mo ang pag-aaral mo ngayon, baka mas lalo lang lumala ang sitwasyon mo. Hindi makapagsalita si Clarissa. Alam niyang may punto ang kanyang mga magulang. Pero masakit para sa kanya na isang tabi ang kanyang mga pangarap. Naisip niya kung gaano kalayo na ang narating niya at kung gaano karaming oras ang pagsisikap ang kanyang inilaan para makarating sa kolehiyo. Anak, patuloy ni Aling Lina, hawak-hawak ang kamay ni Clarissa. Hindi namin sinasabing hindi ka na makakapag-aral ulit. Pero sa ngayon, kailangan mo unahin ang sarili mo at ang magiging anak mo. Matapos mong manganak, pwede ka namang bumalik sa kolehiyo pero sa ngayon, kailangan mo munang huminto. Hindi na nakapigil si Clarissa. Pero Nay, Tay, kaya ko po. Hindi ko po gustong masayang ang lahat ng pinaghirapan ko. Lalo na ninyo. Lahat ng inaasahan niyo po sa akin. Clarissa, mahina pero madiin na sagot ni Mang Ruben. Lahat ng inaasahan namin sa iyo ay bunga ng pagmamahal namin. Pero ngayon, kailangan mong tanggapin ang sitwasyon mo. Hindi ito ang oras para ipilit ang sarili mo sa kolehiyo. May mas mahalaga kang dapat harapin ngayon. Napaupo si Clarissa, humihikbi. Sa loob niya, alam niyang tama ang kanyang mga magulang. Ngunit hindi niya mapigilang makaramdam ng matinding kalungkutan. Parang unti-unting naglalaho ang kanyang mga pangarap at hindi niya alam kung paano muling sisimulan ang lahat. Sa mga sumunod na araw, iniayos ni Clarissa ang lahat ng mga kailangan sa kanyang paaralan para sa leave of absence. Habang iniisa-isa niya ang mga dokumentong kailangang pirmahan, tila bumibigat ang bawat hakbang. Sa loob ng silid-aralan,
nakita niya ang kanyang mga kaklase na abala sa kanilang mga proyekto at pagsusulit. At nararamdaman niyang unti-unti siyang nawawala sa mundo ng edukasyon na minsan ay sentro ng kanyang buhay. Pagdating sa bahay, tahimik na humiga si Clarissa sa kanyang kama. Tinitingnan niya ang mga brochure ng mga university na minsang nagpabighani sa kanya at naisip niya kung kailan niya muling mararating ang mga lugar na iyon. Nais niyang magpatuloy, pero alam niyang may mga bagong responsibilidad na paparating. Isang responsibilidad na magbabago sa kanyang buhay. Sa mga sumunod na linggo, abala na ang pamilya ni Clarissa sa paghahanda para sa pagdating ng bata. Bagamat malungkot ang kanilang sitwasyon, pilit nilang tinatanggap ang bagong yugto ng kanilang buhay. Ngunit ramdam pa rin ni Clarissa ang bigat ng mga pangarap na pansamantalang isinantabi at ang distansya sa kanyang mga magulang ay hindi pa rin tuluyang naglaho. Si Clarissa ay ngayon ay nasa isang crossroads. Sa pagitan ng kanyang nakaraan bilang isang estudyante na may maraming pangarap at ng kanyang bagong kinabukasan na kanyang kakaharapin bilang isang ina. Matapos malaman ng kanilang mga pamilya ang pagbubuntis ni Clarissa, walang ibang opsyon kundi ang planuhin ang kanilang kasal. Alam ni Mark ang kanyang responsibilidad, pero sa puso niya, may takot at pangamba. Hindi pa siya handa sa bigat ng buhay may asawa, lalo na at wala pa siyang matatag na trabaho at wala silang malinaw na plano para sa kanilang kinabukasan. Pero dahil sa pressure mula sa pamilya ni Clarissa at sa sitwasyon, tinanggap ni Mark ang ideya ng pag-aasawa. Ang kanilang kasal ay simple lamang. Hindi ito ang pangarap na kasal ni Clarissa, ngunit wala siyang magagawa. Nang gabing iyon, pagkatapos ng seremonya, tahimik silang dalawa habang nakaupo sa gilid ng kama sa isang maliit na inuupahang kwarto. Ramdam ni Clarissa ang lamig ng relasyon nila, pero pinipilit niyang paniwalaan na maayos pa rin ang lahat dahil mahal niya si Mark. "Mark, magiging maayos din ang lahat, di ba?" tanong ni Clarissa, pilit nang umingiti. Tumingin si Mark sa kanya, pero halatang malalim ang iniisip. "Oo, Clarissa, kailangan natin gawin ang lahat para maging maayos ang buhay ng anak natin." Sagot ni Mark, pero walang katiyakan ng kanyang boses. Pagkalipas ng ilang buwan, ipinanganak ni Clarissa ang kanilang anak. Isang batang lalaki ang naging sentro ng kanilang buhay. Pero kasabay nito, nagsimula na rin ang mga problema. Si Mark ay nagtatrabaho bilang construction worker. Isang trabahong mabigat pero mababa ang sahod. Madalas siyang pagod pag-uwi at bihira na silang mag-usap ni Clarissa. Sumasama na rin ang loob ni Clarissa dahil pakiramdam niya ay unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ni Mark sa kanya. "Mark, hindi mo na ba ako mahal?" Minsang tanong ni Clarissa nang makita niyang halos hindi na siya pinapansin ni Mark tuwing nasa bahay ito. Napabuntong hininga si Mark. "Clarissa, mahal kita. Pero ang dami ko nang iniisip. Kailangan kong kumayod para sa inyo. Hindi ko na nga alam kung paano pagkakasyahin ang kinikita ko." Alam ni Clarissa na mahirap ang sitwasyon nila. Pero masakit para sa kanya na unti-unti na silang nagiging estranghero sa isa't isa. Pumapasok na rin sa isip niya na hindi handa si Mark para sa ganitong buhay. At pakiramdam niya, hindi rin siya handa para sa lahat ng ito. Makalipas ang ilang taon, lalong lumala ang kanilang sitwasyon. Nagsimulang mangutang si Mark dahil hindi sapat ang kita niya sa trabaho upang suportahan ng pamilya. Hindi rin nakabalik si Clarissa sa pag-aaral dahil abala siya sa pag-aalaga ng kanilang anak. Madalas na silang magtalo tungkol sa pera at sa hinaharap nila. Isang gabi, naupo si Clarissa sa tabi ng mesa. Iniisip ang lahat ng nawala sa kanya. Ang kanyang mga pangarap, ang relasyon niya sa kanyang mga magulang, at ang tiwalang unti-unting nawawala kay Mark. "Clarissa, hindi ko na alam kung kaya ko pa." Sabi ni Mark, isang gabi habang iniinom ang natitirang alak ng bote. "Hindi rin ako sigurado, Mark." Sagot ni Clarissa, malungkot na nakatingin sa kanilang anak na natutulog sa maliit na kama. "Pero kailangan nating subukan. Para sa anak natin." "Oo, para sa anak natin." Sagot ni Mark, ngunit tila wala ng pag-asa ang kanyang mga mata. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na gawing maayos ang kanilang pamilya,
ang bigat ng buhay na hindi nila napaghandaan ay unti-unting naghiwalay sa kanilang dalawa. Pakiramdam ni Clarissa ay nawawala na siya ng pag-asa, habang si Mark ay lalo nang nalulunod sa kanyang mga problema. Ang buhay may asawa na inaakala nilang magiging simple ay nagiging masalimuot at puno ng mga sakripisyo na hindi nila inaasahan. Ang mga problema ni Mark sa trabaho, ang kanilang kakulangan sa pera at ang kanilang hindi handang relasyon ay nagdulot ng lamat sa kanilang pagsasama. Kahit pa mahal ni Clarissa si Mark, ramdam niyang hindi na ito ang buhay na kanyang pinangarap. Sa mga oras ng kanyang pag-iisa, iniisip niya kung may pag-asa pa bang maging masaya silang muli o kung ito na ba ang kapalaran niyang dala ng mga maling desisyon sa kanyang kabataan. 5 taon na ang lumipas mula nang ikasal si Clarissa at Mark. Sa loob ng panahong iyon, maraming nang nagbago sa buhay nila. Si Clarissa, na minsang puno ng mga pangarap para sa kanyang kinabukasan, ay hindi na muling nakabalik sa kolehiyo. Nagsakripisyo siya para sa kanyang pamilya, lalo na at lumaki na ang kanilang anak at dumagdag pa ang mga responsibilidad sa buhay. Samantalang si Mark ay nagtatrabaho bilang construction worker, isang trabahong mababa ang sahod at walang kasiguruduhan. Kaya si Clarissa ay napilitang maghanap ng paraan para makatulong. Napilitan siyang tumanggap ng trabaho bilang sales lady sa isang maliit na tindahan ng damit malapit sa kanilang lugar. Hindi ito ang buhay na inakala niyang tatahakin. Isang simpleng pangarap na maging profesional, isang matagumpay na karera, lahat iyon ay tila naglaho na lamang. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nagre-reklamo si Clarissa. Para sa kanya, ang lahat ng sakripisyong ito ay para sa kanilang anak. At pilit niyang iniisip ng isang araw ay magiging maayos din ang lahat. Isang gabi, pagod na pagod si Clarissa mula sa trabaho. Pag-uwi niya, nadatnan niyang natutulog na si Mark at ang kanilang anak. Tahimik siyang naupo sa gilid ng kama. Hawak ang kanyang payat na sahod mula sa tindahan. Nag-isip siya, sapat pa ba ito para sa kinabukasan ng kanilang pamilya? Pakiramdam niya ay walang katapusan ng mga problema nila sa pera. Kinabukasan, habang nag-aayos ng agahan, kinausap siya ni Mark. Clarissa, napapagod na rin ako sa ganitong buhay. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin to. Sabi ni Mark, nakayukong kumakain ng kanin na tuyo. Napatingin si Clarissa sa kanya. Napapansin ang malalim na pagod sa mukha ng kanyang asawa. Mark, ginagawa natin to para sa pamilya natin. Mahirap, oo. Pero wala naman tayong ibang pagpipilian eh. Kailangan nating kumayod para sa anak natin. Alam ko, pero parang hindi na to yung buhay na gusto ko. Hindi ko na nga matandaan kung kailan ako huling nakapagpahinga ng maayos eh. Sagot ni Mark, napabuntong hininga siya. Sabay idiniin ang mga palad sa kanyang noo. At ikaw rin, nakikita ko na hindi ka na masaya. Pati pangarap mo, nawala na. Sa mga salitang iyon, parang tinamaan ng matinding emosyon si Clarissa. Totoo ang sinasabi ni Mark. Matagal na niyang isinantabi ang sarili niyang mga pangarap. Hindi na siya bumalik sa pag-aaral at tila naglaho na ang kanyang ambisyon na maging isang profesional. Bagamat mahal niya ang kanyang pamilya, hindi niya maiwasang maramdaman ang kirot ng pagsuko sa kanyang mga pangarap. Mark, masaya ako na kasama kita at ang anak natin, pero totoo nga no, minsan naiisip ko, parang wala na ako. Mahina niyang sagot, halos umiiyak. Alam mo, gusto kong bumawi sa'yo pero hindi ko lang alam kung paano eh. Sabi ni Mark, tahimik na nakatingin sa kanilang anak na masayang naglalaro sa sala. Pakiramdam ko, nahihirapan ka dahil sa akin. Hinawakan ni Clarissa ang kamay ni Mark. Hindi mo kasalanan, Mark. Pareho nating pinili to. Pero kailangan nating magpatuloy, kahit mahirap. Lumipas pa ang mga buwan at sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi pa rin bumubuti ang kanilang sitwasyon. Madalas siyang nagkakaproblema sa pera at palagi silang nababaon sa utang. Nakikita ni Clarissa ang hirap sa mga mata ni Mark, lalo na kapag napag-uusapan ang kanilang hinaharap. Hindi rin nakakatulong na si Mark ay bihira ng magpahinga dahil sa sunod-sunod na trabaho, habang si Clarissa ay kailangan magtrabaho rin ng doble sa tindahan
para makadagdag sa kita. Isang gabi, habang nakahiga si Clarissa, iniisip niya kung may pagkakataon pa bang maibalik niya ang kanyang mga pangarap. Pero sa bawat pag-iisip ng posibilidad na makabalik sa kolehiyo, bumabalik din ang realidad. Ang mga gastusin, ang responsibilidad bilang ina at asawa, at ang kawalan ng sapat na pera. Ramdam niyang isinakripisyo na niya ang bahagi ng sarili niya, at hindi niya alam kung saan siya muling makakabangon mula rito. Minsan, habang kausap ni Clarissa ang kanyang ina, napansin nitong tila malungkot siya. Anak, kamusta ka na? Matagal ka nang hindi nagkikwento tungkol sa buhay mo. Tanong ni Aling Lina. Napabuntong hininga si Clarissa. Okay naman po, Nay, pero minsan, napapagod na rin po talaga ako eh. Pakiramdam ko po, nawalan ako ng sarili kong pangarap. Wala na po akong oras para sa sarili ko halos. Clarissa, alam kong mahirap, pero tandaan mo, may panahon pa para bumangon. Hindi pa huli ang lahat para sa mga pangarap mo. Sabi ng kanyang ina, pilit na nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya. Ngunit sa puso ni Clarissa, alam niyang sa ngayon, ang tanging pagpipilian niya ay magpatuloy at magsakripisyo para sa kanyang pamilya. Alam niyang darating ang panahon na kakailanganin niyang muling hanapin ang sarili niyang mga pangarap. Pero sa pagkakataong ito, ang kanyang anak at si Mark ang higit na mahalaga. Habang lumilipas ang panahon, patuloy na bumibigat ang sitwasyon ni Clarissa. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nawawala sa mga responsibilidad na bumabalot sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy siyang lumalaban para sa kanyang pamilya. Umaasa na balang araw ay muling mabibigyan ng pagkakataon ang kanyang mga pangarap. Makalipas ang ilang taon ng pagsasakripisyo at pakikibaka, tila wala pa rin ginhawa sa buhay ni Clarissa at Mark. Patuloy na nagtatrabaho si Mark bilang construction worker, habang si Clarissa ay nagsusumikap na makatulong sa pamamagitan ng kanyang trabaho bilang sales lady. Subalit, sa kabila ng kanilang pagtitiis, mas lalong bumigat ang kanilang kalagayan nang magsimulang magkasakit si Mark. Nagsimula ito sa mga simpleng pag-ubo at pananakit ng katawan, na inakala nilang dala lamang ng pagod at stress mula sa kanyang trabaho. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti nang lumalala ang kalagayan ni Mark. Mas madalas siyang nilalagnat at nagkakaroon ng matinding pananakit sa dibdib. Nang hindi na niya makayang magtrabaho ng maayos, napilitan silang pumunta sa ospital para magpatingin. Matapos ang ilang pagsusuri, ibinalita ng doktor ang nakakatakot na balita. May malubhang sakit si Mark sa baga. Isang uri ng sakit na malamang ay nakuha niya mula sa matagal na pagkakalantad sa alikabok at mga kemikal sa construction site. Clarissa, kailangan ni Mark ng seryosong gamutan. Kung hindi natin maaagapan, maaaring lumala ang kondisyon niya. Sabi ng doktor habang nakatingin kay Clarissa na halos hindi na makagalaw sa kanyang kinauupuan. Halos bumagsak ang mundo ni Clarissa. Hindi lamang pinoproblema nila ang kanilang pinansyal na sitwasyon, kundi ngayon, kailangan pa nilang harapin ang malubhang sakit ni Mark. Alam niyang mahal ang pagpapagamot at wala silang sapat na pera o insurance man lamang para dito. Pagkatapos ng kanilang pagbisita sa ospital, tahimik silang dalawa sa jeep pa uwi. Hindi makapagsalita si Mark, habang si Clarissa ay pilit na pinipigil ang kanyang mga luha. Sa loob ng kanyang isipan, umiikot ang mga tanong. Paano nila kakayanin ito? Paano siya magtatrabaho kung hindi na kayang kumayod ni Mark? Ano ang mangyayari sa kanilang pamilya? Sa sumunod na mga buwan, mabilis na lumala ang kalagayan ni Mark. Hindi na siya makapagtrabaho at kadalasan ay nasa bahay lamang, nagpapahinga. Samantalang si Clarissa, napilitan pang magdoble kayod para tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at pambayad sa mga gamot ni Mark. Unti-unti na rin silang nalulubog sa utang dahil sa mga gastusin sa ospital. Isang gabi, habang nagluluto ng hapunan si Clarissa, kinausap siya ni Mark. Clarissa, pasensya ka na. Hindi ko na kayang gawin ang mga dapat kong gawin para sa iyo at sa anak natin. Dati, ako ang bumubuhay sa inyo pero ngayon, wala na akong magawa. Sabi ni Mark, halos hindi na makatingin kay Clarissa dahil sa hiya at lungkot.
lumapit si Clarissa at niyakap si Mark ng mahigpit. Mark, huwag mong sabihin yan. Magkasama tayo sa hirap at ginhawa, di ba? Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Hindi kita iiwan. Ngunit sa loob ni Clarissa, ramdam niyang napakalaki ng responsibilidad na bumagsak sa kanyang balikat. Ngayon, hindi na lamang siya ina at asawa. Siya na rin ang pangunahing sumusuporta sa kanilang pamilya. Hindi siya makatulog tuwing gabi, iniisip kung paano pagkakasyahin ng kanilang maliit na sahod para sa gamot, pagkain at iba pang gastusin. Dumagdag pa rito ang lungkot na makitang unti-unting nawawala ang dating lakas at sigla ni Mark. Isang araw, habang nasa trabaho si Clarissa, biglang tumawag ang kapitbahay nila. Agad na kinabahan si Clarissa nang marinig ang boses ng kanilang kapitbahay na nagmamadali. Clarissa, si Mark, nag-collapse siya kanina. Dinala na namin siya sa ospital. Sabi ng kapitbahay sa telepono. Mabilis na umuwi si Clarissa. Nanginginig at nag-aalala para kay Mark. Pagdating niya sa ospital, nakita niya si Mark na nakahiga sa kama. Pinapaligiran ng mga doktor at nurses. Halos hindi niya makilala ang dating masiyahin at malakas na lalaki na kanyang pinakasalan. Ngayon, halos hindi na ito makagalaw at napakahina na ng katawan. Lumapit ang doktor kay Clarissa. Clarissa, kailangan natin siyang gamutin agad. Pero sasabihin ko na ang totoo. Medyo magiging mahal to. Kailangan natin siyang i-admit para sa mas malalim na pagsusuri at gamutan. Parang pinagsakloban ng langit at lupa si Clarissa. Alam niyang wala na silang pera para sa pagpapagamot. Pero hindi rin niya kayang isuko si Mark. Sa kabila ng pagod at takot, pinilit niyang manatiling malakas para sa kanilang pamilya. Sa mga susunod na linggo, halos lahat ng ipon nila ay nauubos sa pagpapagamot kay Mark. Walang ibang mapagkunan si Clarissa kundi ang mangutang mula sa mga kaibigan at kamag-anak. Ngunit kahit iyon ay unti-unti nang nauubos. Hindi rin siya makakuha ng tulong mula sa mga organisasyon dahil wala silang sapat na dokumento o insurance para sa medical assistance. Habang lumalalim ang gabi, naupo si Clarissa sa tabi ng kama ni Mark. Hawak ang kanyang kamay habang natutulog ito, tila nawawala na siya ng pag-asa. Hindi niya alam kung paano pa magpapatuloy. Lalo na at alam niyang hindi na magtatagal si Mark sa ganitong kalagayan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, pilit niyang pinapangarap na sana ay magkaroon sila ng himala. Nagumaling si Mark na maibalik ang dating saya ng kanilang pamilya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi na magiging madali ang mga susunod na araw. Habang patuloy na lumalala ang kondisyon ni Mark, mas lalo pang bumibigat ang pasanin ni Clarissa. Hindi lang ang pagkamatay ni Mark ang kanyang kinakatakutan, kundi pati na rin ang realidad ng paghihirap na mag-isa niyang kakaharapin kapag dumating na ang pinakamasakit na pangyayari sa kanilang buhay. Isang umaga, pagkatapos ng matagal na gabi ng pagbabantay sa ospital, nagising si Clarissa sa tunog ng mga makina sa tabi ni Mark. Hindi na niya mabilang kung ilang gabi na siyang nakatulog sa gilid ng kama ng kanyang asawa. Ngunit sa araw na ito, tila mas mabigat ang kanyang pakiramdam. Pagmulat niya ng mga mata, napansin niyang mas mahina na ang paghinga ni Mark at wala na itong dating lakas sa kanyang katawan. Bigla siyang nilapitan ng doktor at alam na ni Clarissa kung ano ang mangyayari. Clarissa, malala na ang kalagayan ni Mark. Gawin mo ng handa ang sarili mo. Humigpit ang yakap ni Clarissa sa kamay ni Mark, habang ang kanyang mga luha ay bumagsak na parang ulan. Mark, nandito lang ako. Mahal na mahal kita. Huwag kang bibitaw ha. Laban lang. Laban lang tayo. Sinabi niya ito kahit alam niyang bumabagsak na ang katawan ng kanyang asawa sa sakit. Ilang oras pang lumipas at habang patuloy na nakikinig si Clarissa sa bawat mahina at pahirapang hininga ni Mark, naramdaman niya ang isang malalim na tahimik na sandali. Isang sandaling puno ng kalungkutan. Tuluyan nang bumigay si Mark. Pumanaw siya sa mga oras na iyon, iniwan si Clarissa na punong-puno ng sakit at pangungulila. Pagkatapos ng libing ni Mark, naupo si Clarissa sa kanilang maliit na bahay. Nag-iisip ng kanyang hinaharap. Ang bahay na dati nilang pinuno ng mga pangarap at plano, ngayon ay tila na puno ng katahimikan at kalungkutan. Kasama niya ang kanilang anak
na wala pang kamuwang-muwang sa lahat ng nangyayari. Habang siya naman ay pilit na tinatanggap ang pagkawala ng kanyang asawa. Ngunit sa likod ng lahat ng kalungkutan, bumalik agad sa kanya ang realidad. Naiwan sa kanya ang lahat ng gastusin at malaking utang na kinakailangan nilang ipunin para sa pagpapagamot ni Mark. Habang dumadaan ang mga araw, parami ng parami ang mga tao at institusyong kumakatok sa kanilang pintuan. Ang mga nagpautang para sa pagpapagamot, ang mga hindi pa nababayarang mga gamot at ospital, at maging ang ilang kamag-anak na nakatulong noong panahon ng pangangailangan. Isang araw, isang maniningil ang dumating sa kanilang bahay. Humingi ito ng bayad para sa isang malaking utang na kinuha ni Mark para sa kanyang gamutan. Mrs. Clarissa, kailan niyo balak bayaran ang utang na ito? Hindi na kayo pwedeng magpaliban. Sabi ng lalaki habang iniaabot sa kanya ang papel ng kanilang utang na hindi pa nababayaran. Nagulat si Clarissa sa laki ng halaga. Pasensya na po, wala pa akong ganitong pera ngayon. Hindi ko alam kung saan kukuha. Sagot niya, halos hindi makapaniwala sa laki ng problemang iniwan sa kanya ni Mark. Tingin ko, kailangan nyo nang maghanap ng paraan. Kung hindi nyo mababayaran, baka mapilitan kaming kumpiskahin ang ilan sa inyong ari-arian. Sagot ng maniningil ng may bigat. Parang pinagsakloban ng langit at lupa si Clarissa. Alam niyang wala na siyang ibang mapagkukunan ng pera. At ang kanilang konting ipon ay nauubos na rin para sa pang-araw-araw na gastusin at sa pangangailangan ng kanilang anak. Sa mga sumunod na linggo, halos araw-araw na dumarating ang mga bayarin. Sa bawat pagkakataon na may kumakatok sa kanilang pintuan, sumisikip ang dibdib ni Clarissa. Takot na baka ito na ang araw na mawala sa kanila ang kanilang maliit na tahanan. Pinilit niyang maghanap ng mas maraming trabaho. Ngunit hindi sapat ang kinikita niya bilang isang sales lady. Ang pangarap niyang makabalik sa pag-aaral ay tila isang malayong ilusyon na lamang. Habang ang mga problema ay patuloy na lumalaki. Nagsimula ring maramdaman ni Clarissa ang paglayo ng ilang mga kaibigan at kamag-anak habang nahihirapan siyang makabangon. Ramdam niya ang kanilang pag-iwas dahil sa mga utang na hindi pa niya nababayaran. Isang gabi, habang nagpapahinga na ang kanyang anak, tahimik na naupo si Clarissa sa isang sulok ng kanilang bahay. Hawak niya ang larawan nilang pamilya noong masaya pa sila, habang tinatanong ang sarili kung paano bumagsak ang lahat ng ganito. Nawala na ang kanyang asawa at ngayon, pati ang konting seguridad na meron siya sa buhay ay tila unti-unti rin naglalaho. Hindi ko alam kung paano pa tayo makakabangon, anak. Bulong ni Clarissa sa sarili habang tinitingnan ang natutulog na anak sa kanyang tabi. Pero kailangan kong magpatuloy para sa'yo. Sa kabila ng matinding kalungkutan at paghihirap, alam ni Clarissa na kailangan niyang ipagpatuloy ang buhay. Tila isang malayong pangarap na lamang ang mga dating plano at pangarap nila ni Mark. Ngunit sa kabila ng lahat, pilit niyang hinahanap ang lakas para itaguyod ang kanilang anak. Kahit na sa isang mundong puno ng utang at pangamba, alam niyang wala nang ibang tutulong sa kanila kundi ang kanyang sariling tapang at pagsisikap. Kahit gaano pa kabigat ang buhay na kanyang kinakaharap. Makalipas ang 10 taon mula nang pumanaw si Mark, tuloy pa rin ang pakikibaka ni Clarissa sa buhay. Bilang isang solong ina, siya ang tanging inaasahan ng kanilang anak, na ngayon ay 10 taong gulang na. Mahirap ang kanilang buhay, hindi sapat ang kinikita niya mula sa ilang mababang uri ng trabaho upang mapunan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Habang patuloy na bumibigat ang kanilang kalagayan, unti-unti na ring nawawala ang mga dating pangarap ni Clarissa na muling bumalik sa kolehiyo. Ang tanging mahalaga na lang ngayon ay ang kaligtasan at kinabukasan ng kanyang anak. Isang araw, may natanggap na balita si Clarissa mula sa isang ahensya na naghahanap ng mga kasambahay para sa isang kilalang milyonaryo. Agad siyang nag-interes dahil sa mataas na sahod at magandang benepisyo. Ito na ang pagkakataon niyang makaahon mula sa kahirapan at bigyan ng mas magandang buhay ang anak niya. Nagdesisyon siyang mag-apply at agad siyang pumunta sa opisina ng ahensya para isumite ang kanyang mga dokumento. Habang kausap ang ahente ng nag-aasikaso ng kanyang aplikasyon, binigyan siya ng isang brochure na nagpapakilala sa amo, si Jonathan Reyes.
isang matagumpay at pribadong milyonaryo na bihirang makita sa publiko. Sa unang tingin ni Clarissa sa larawan ng brochure, nanlamig siya. Ang mukha ng milyonaryo ay kamukhang kamukha ni Mark. Hindi ito basta pagkakahuwig lamang. Tila eksaktong kopya ng kanyang yumaong asawa. Humigpit ang hawak ni Clarissa sa brochure at agad siyang nabalot ng gulo sa kanyang isipan. Nagsimulang bumalik ang mga alaala ni Mark. Ang kanilang masasayang araw, ang mga plano nila para sa hinaharap at ang masakit na araw ng kanyang pagkawala. Hindi niya maipaliwanag kung paano ito posible. Paano ang isang lalaki na mukhang katulad ni Mark ay buhay at masagana. Samantalang si Mark ay namatay na 10 taon na ang nakakaraan. Ano pong sabi niyo ang pangalan niya ulit? Tanong ni Clarissa, tila nahihirapang paniwalaan ang kanyang nakikita. Jonathan Reyes, sagot ng ahente. Siya ang may-ari ng maraming kumpanya at isa sa pinakamayaman sa bansa. Medyo pribado siya, pero ayon sa mga empleyado, mabait naman siya sa mga kasambahay. Sa bawat salita ng ahente, lumalim ang kaba sa dibdib ni Clarissa. Iba ang pangalan at wala siyang narinig tungkol sa kambal ni Mark o anumang koneksyon na maaaring magpaliwanag sa pagkakahuwig nila. Ngunit ang pagkakakilanlan ni Jonathan Reyes ay tila nagbibigay ng misteryo na hindi niya maipaliwanag. Kinagabihan, habang nagpapahinga sa kanilang maliit na bahay, hindi mapakali si Clarissa. Hawak-hawak niya ang brochure ni Jonathan, pinagmamasdan niyang mabuti ang mga mata at ngiti nito. Parehong pareho kay Mark. Bakit ganun? Parang si Mark talaga eh. Bulong niya sa sarili, pinipilit hanapin ang lohika sa sitwasyon. Sa kabila ng kanyang takot at pag-aalinlangan, alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Kailangan tanggapin ang trabaho kahit pa maraming tanong ang bumabagabag sa kanya. Kailangan ng kanyang anak. Kinabukasan, nagpunta si Clarissa sa mansyon ni Jonathan Reyes para ipagpatuloy ang kanyang aplikasyon. Habang naglalakad siya sa malawak na hardin patungo sa front door, hindi niya mapigilang makaramdam ng matinding kaba. Nagtatalo ang kanyang isip. Tama ba ang pasya niyang pumasok dito? Ano ang gagawin niya kung makita niyang totoo ngang kamukhang kamukha ito ni Mark? Pagdating niya sa entrance, sinalubong siya ng isang empleyado na nagpakilala bilang headmaid. Ikaw ba si Clarissa? Dumating ka na pala. Ipinaalam ko lang na medyo abala si Mr. Jonathan ngayon pero sigurado akong magkikita rin kayo maya-maya o bukas. Sa ngayon, ipapakita ko sa iyo ang iyong magiging trabaho. Sabi ng headmaid habang pinapasok si Clarissa sa loob ng marangyang bahay. Habang naglalakad sa loob ng mansyon, tila napatigil si Clarissa sa bawat sulok ng bahay. Sobrang yaman ng may-ari. At kahit kailan, hindi niya inisip na makakapasok siya sa ganitong lugar. Ngunit kasabay ng paghanga ay ang pagbalik ng mga alaala. Ang sobrang pagkakahawig ni Jonathan kay Mark ay tila bumabalik sa isip niya. Kahit hindi pa sila nagkikita ng personal, ang ideya ng pagkakahawig ay bumabagabag sa kanya. Sa paglipas ng araw, habang inaayos ni Clarissa ang mga kwarto at nililinis ang bahay, hindi maalis sa isip niya ang tanong. Paanong naging ganito ang sitwasyon? Kamukhang kamukha niya si Mark pero bakit walang sinasabi ang asawa ko tungkol sa kapatid o kaya sa kambal? Walang mapagkwentuhan si Clarissa ng kanyang nararamdaman. Ngunit nararamdaman niyang may malalim na misteryo sa buhay ni Jonathan na tila konektado sa kanyang nakaraan. Bagamat may halong takot, nagdesisyon siyang manatili sa trabaho at harapin ang katotohanan sa likod ng misteryo. Kahit paano ang maaari niyang matuklasan. Habang patuloy siyang nag-aayos ng mga gamit sa mansyon, alam niyang darating ang oras na magtatagpo ang kanilang landas ni Jonathan. Makalipas ang ilang araw ng pagtatrabaho sa mansyon, si Clarissa ay patuloy na kinakabahan tuwing naiisip ang posibilidad na magkaharap sila ng amo niyang si Jonathan Reyes. Bagamat abala sa kanyang mga gawain bilang kasambahay, hindi niya maialis sa isip ang hindi maipaliwanag na pagkakahuwig ni Jonathan sa yumaong si Mark. Sa bawat sulok ng bahay, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang mga iniisip. Alam niyang darating ang sandali ng kanilang pagkikita at hindi niya alam kung paano niya haharapin iyon. Isang hapon,
Habang inaayos ni Clarissa ang mga bulaklak sa harap ng mansyon, lumapit sa kanya ang headmaid. Clarissa, tapos na ang meeting ni Mr. Jonathan. May oras na siya ngayon para makilala ang mga bagong empleyado. Sumunod ka sa akin. Sabi ng headmaid na may halong kaswal na tono. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Clarissa. Ito na ba ang sandali? Huminga siya ng malalim, pilit na pinipigilan ang kaba. Habang sinusundan niya ang headmaid papasok sa malawak na opisina ng mansyon, hindi niya mapigilang mag-isip ng mga posibleng senaryo. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag nakita niya si Jonathan sa personal? Magiging katulad ba ito ni Mark? O baka naman mali lang ang unang tingin niya? Sa kanilang paglapit sa pinto, naramdaman ni Clarissa ang malimig na simoy ng hangin sa loob ng malawak na pasilyo ng mansyon. Tila bumagal ang oras. Bawat hakbang ay nagdadala ng mabibigat na damdamin sa kanyang puso. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Jonathan Reyes na kaupo sa kanyang malaking mesa abala sa mga dokumento sa harap niya. Paglingon ni Jonathan, bumungad kay Clarissa ang isang eksenang tila bumalik sa nakaraan. Para siyang si Mark. Ang mga mata, ang panga, ang tikas, lahat ay kamukhang kamukha ng kanyang yumaong asawa. Napatigil siya at halos mabitawan ang mga gamit na hawak. Napakagat labi siya, pilit na itinatago ang gulat at emosyon sa kanyang mukha. Ah, ikaw siguro si Clarissa. Bati ni Jonathan na may malamig ngunit mahinahong boses. Tumingin siya kay Clarissa, ngunit walang pagkilala sa kanyang mga mata. Walang bakas na parang kilala o pamilyar siya dito. Narinig ko na mabuti ang performance mo nitong mga nakaraang araw. Tinatanggap kita sa aking bahay. Parang nag-freeze ang utak ni Clarissa. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Sa harap niya ay isang taong kamukha ng lalaking minahal niya. Ngunit ito ay ibang iba. Ang personalidad ni Jonathan ay malayo sa masayahin at mabait na si Mark. Si Jonathan ay seryoso, may pagkamalayo at tila walang emosyon sa kanilang interaksyon. Salamat po, sir. Sagot ni Clarissa, pilit na pinipilit ang sarili na kumalma. Tumango si Jonathan na bumalik sa pag-aayos ng kanyang mga papel. Tila walang napansin na kakaiba kay Clarissa. Ngunit para sa kanya, ang bawat segundo sa kwarto ay isang mabigat na pakikipaglaban sa kanyang mga emosyon. Hindi niya inaasahan ang matinding epekto ng pagkakahawig ni Jonathan kay Mark. Parang muli niyang binuhay ang sugat ng nakaraan. Habang palabas na si Clarissa ng opisina, napahawak siya sa dibdib niya. Hindi niya alam kung kakayanin pa niyang manatili sa mansyon na ito. Lalo na at araw-araw niyang makikita ang mukha ni Jonathan. Isang taong walang kaalam-alam sa kanyang tunay na pagkatao. Ngunit tila konektado sa kanyang nakaraan. Hindi ito isang simpleng trabaho. Sa mga sumunod na araw, pilit na tinutulungan ni Clarissa ang sarili na mag-focus sa kanyang mga gawain. Ngunit sa bawat oras na dumadaan si Jonathan o makikita siya sa mansyon, muling bumabalik ang lahat ng alaala ni Mark. Ang kanilang masayang pagsasama, ang kanilang mga pangarap at ang masakit na araw ng kanyang pagpanaw. Napansin ni Clarissa na ang mga kilos at galaw ni Jonathan ay may kakaibang lamig. Parang may malalim na misteryo sa kanyang pagkatao na hindi niya maintindihan. Isang gabi, habang nag-aayos si Clarissa ng mga dokumento sa opisina, nahulog ang isang lumang litrato mula sa isang luma at makapal na libro. Pinulot niya ito at nalaki ang mga mata nang makita ang larawan. Si Jonathan, mas bata pa at kamukhang kamukha ito ni Mark. Halos mabitiwan niya ang litrato. Hindi siya maaaring magkamali. Ang taong nasa tabi ni Jonathan sa larawan ay si Mark. Ngunit paano? Bakit hindi niya kailanman nalaman na may koneksyon si Mark sa isang mayamang pamilya? Tumayo si Clarissa, puno ng kaba at pagkalito. Alam niyang kailangan niyang alamin ang katotohanan sa likod ng misteryong ito. Habang nakatitig sa larawan, hindi mapakali si Clarissa. Nagsimula siyang magtanong, sino ba talaga si Jonathan Reyes? At ano ang koneksyon niya kay Mark? Sa mga sumunod na linggo, patuloy na nagtrabaho si Clarissa sa mansyon ni Jonathan Reyes kahit hindi pa rin nawala sa isip niya ang hindi maipaliwanag na pagkakahawig nito sa kanyang yumaong asawa. Pilit niyang iniiwasang maging emosyonal.
alam niyang kailangan niyang manatili sa trabaho para sa kanyang anak at hindi siya maaaring magpadala sa mga alaalang bumabalik sa tuwing nakikita niya si Jonathan. Isang araw, tinawag siya ng headmaid para bigyan siya ng bagong responsibilidad. Clarissa, kailangan ni Mr. Jonathan ng tulong ng pag-aalaga sa kanyang anak. Medyo masela ng bata at bihira lang makakita ng bagong tao. Kaya ikaw ang mag-aalaga sa kanya sa mga oras na abala si Mr. Jonathan. Napatigil si Clarissa. Anak? Hindi niya alam na may anak si Jonathan. Bahagyang natigilan siya pero agad ding sumang-ayon sa takot na baka mawalan siya ng trabaho kung tatanggi siya. Dinala siya ng headmaid sa isang kwarto sa ikalawang palapag ng mansyon. Isang maluwag at marangyang silid na puno ng mga laruan at kagamitan para sa bata. Pagpasok niya, nakita niya ang isang batang lalaki. Mga 4 na taong gulang na naglalaro sa sahig. Nang mapansin siya ng bata, tumigil ito sa paglalaro at tumingin ng diretso kay Clarissa. Ang bata ay parang si Mark noong bata pa. Halos tumigil ang mundo ni Clarissa. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Parang muling nabuhay ang mga alaala ng pagkabata ni Mark sa kanyang harapan. Ang mga mata, ang ngiti, at ang inosenteng mukha ng bata, lahat ay sumasalamin kay Mark. Napatakip siya ng kanyang bibig, pinipigilang bumigay sa emosyon. Hi, bati ng bata sa kanya, tila walang kamalay-malay sa iniisip ni Clarissa. Ikaw po ba ang bagong mag-aalaga sa akin? Ngumiti si Clarissa, pilit na pinipigil ang luha sa kanyang mga mata. Oo, ako nga. Ako si Clarissa. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong niya habang pilit na binabawi ang sarili mula sa pagkakagulat. Ang pangalan ko ay Jacob. Sagot ng bata, ngiting-ngiti. At muli, nakita ni Clarissa ang bawat aspeto ni Mark sa bata. Parang tumayo ang lahat ng balihibo niya sa katawan. Jacob, anak ni Jonathan, ngunit parang anino ng yumaong asawa niya. Sa mga sumunod na araw, unti-unting napalapit si Clarissa kay Jacob. Ang bata ay mabait at masayahin. Ngunit may mga oras na tila nagiging tahimik at malalim ang iniisip. Madalas, habang naglalaro sila sa hardin, nakikita ni Clarissa na parang may puwang sa buhay ng bata. Parang hinahanap niya ang isang bahagi ng kanyang pamilya na tila nawawala. Si Daddy, lagi kasing busy, sabi ni Jacob minsan habang sabay silang nag-aayos ng mga laruan. Pero okay lang kasi nandito ka naman po. Napatitig si Clarissa sa bata. Nararamdaman niya ang matinding pangungulila ng bata sa atensyon ng kanyang ama. Ngunit tila may malalim na koneksyon silang dalawa na hindi niya maipaliwanag. Sa tuwing kasama niya si Jacob, para siyang bumabalik sa nakaraan. Parang muling nakikita si Mark sa katauhan ng batang ito. Isang araw, habang iniwan ni Jonathan ang bata sa ilalim ng pangangalaga ni Clarissa, tahimik na nakaupo si Jacob sa gilid ng bintana. Malayo ang tingin. Lumapit si Clarissa at naupo sa tabi niya. Bakit parang malungkot ka, Jacob? Tanong ni Clarissa nang may malumanay na tono. Iniisip ko lang po. Lagi akong nag-iisa. Si Daddy kasi laging busy sa trabaho. Sagot ni Jacob, hinahanap ang mata ni Clarissa. Minsan, iniisip ko, paano kaya kung may ibang tao pa sa buhay ko? Para kasi pong may kulang. Parang natamaan si Clarissa sa kanyang sinabi. Ano ang ibig sabihin ng bata? Napatingin siya kay Jacob at naramdaman ang lalim ng tanong na iyon. Alam niyang si Jonathan ay pribadong tao. Ngunit bakit tila may pangungulila si Jacob na hindi niya lubos maipaliwanag? Alam mo Jacob, mahal ka ng daddy mo. Minsan lang talaga, maraming kailangan gawin. Sagot ni Clarissa, pilit na nagbibigay ng konting kaaliwan sa bata. Opo, pero parang minsan gusto ko pong makilala ang ibang tao. Para po kasi talagang may kulang eh. Muling sinabi ni Jacob, hindi inaalis ang tingin sa labas ng bintana. Habang lumalalim ang kanyang pagsasama kay Jacob, lalong hindi mapakali si Clarissa.
hindi lamang dahil sa malaking pagkakahawig ng bata kay Mark, kundi dahil sa tila misteryosong bumabalot sa pamilyang ito. Bakit parang may koneksyon si Jacob sa kanyang nakaraan? Isang araw, habang nagliligpit ng mga laruan sa kwarto ni Jacob, nakakita si Clarissa ng isang lumang kahon sa ilalim ng kama. Hindi niya inaasahang madiskubre ang mga lumang larawan ni Jonathan at ng kanyang pamilya. Isa sa mga ito ay ang larawang nakita niya noon sa opisina, kung saan kasama ni Jonathan ang isang taong kamukha ni Mark. Ngayon, mas kitang-kita niya ang mga detalye. Tila mas malalim na koneksyon ng pamilyang ito sa kanyang yumaong asawa. Ngunit hindi niya matukoy kung ano. Habang tinitingnan ang mga larawan, muling bumalik ang damdaming bumabagabag kay Clarissa. Alam niyang hindi maaaring magkamali ang kanyang pakiramdam. May bahagi ng kwento na hindi niya pa alam at ang lahat ng ito ay tila nag-uugnay kay Mark. Habang iniisip ang lahat ng ito, lumapit sa kanya si Jacob at tahimik na naupo sa tabi niya. Ngumiti si Clarissa. Ngunit sa loob-loob niya, isang malaking tanong ang patuloy na bumabalik. Ano ang koneksyon ni Jacob at Jonathan kay Mark? Habang patuloy na nag-aalaga si Clarissa kay Jacob, lalong lumalalim ang kanyang pagdududa sa misteryo ng kanilang pagkakahawig sa kanyang yumaong asawa. Ang araw-araw na interaksyon niya kay Jonathan at Jacob ay hindi maalis sa kanyang isipan. Lalo na at unti-unting lumilitaw ang mga kakaibang aspeto ng kanilang pagkatao. Lalong bumigat ang kanyang pakiramdam sa tuwing naiisip niya na tila may mas malalim na koneksyon si Jonathan at ang kanyang pamilya sa buhay ni Mark. Isang koneksyon na hindi niya maintindihan. Isang gabi, habang tinutulungan niyang makatulog si Jacob, napagpasyahan ni Clarissa na alamin ang higit pa tungkol sa nakaraan ng pamilyang ito. Minsan na niyang narinig mula sa ibang empleyado na si Jonathan ay inampon ng isang mayamang pamilya noong siya ay bata pa. Ngunit walang alam ang mga ito tungkol sa kanyang biological family. Kinabukasan, habang abala si Jonathan sa kanyang mga negosyo, nagtanong-tanong si Clarissa sa iba pang empleyado ng mansyon. Isa sa mga matagal nang nagtatrabaho doon ay si Aling Rosa, isang matandang babae na naging kasambahay ng pamilyang Reyes mula pa noong bata si Jonathan. Aling Rosa, may alam po ba kayo tungkol sa pamilya ni Sir Jonathan? Yung buhay niya, bago siya mapunta sa pamilyang Reyes? Tanong ni Clarissa, pilit na iniingatang hindi magmukhang masyadong interesado. Huminga ng malalim si Aling Rosa bago sumagot. Ang alam ko anak, inampon si Jonathan ng mga Reyes noong maliit pa siya. Wala siyang gaanong kwento tungkol sa tunay niyang pamilya. Pero may naririnig akong bulong-bulungan dati na meron siyang kambal na kapatid na hindi niya nakilala. Hindi ko alam kung totoo yun, pero yun ang sabi ng mga matatandang kasama namin noon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Clarissa. Kambal? Lalong tumibay ang kanyang hinala. Paano kung si Jonathan ay ang nawawalang kapatid ni Mark? Sa pagdinig ng posibilidad na ito, hindi mapakali si Clarissa. Ang lahat ng kanyang iniisip at nararamdaman ay tila bumabalik sa isang punto. Si Jonathan at si Mark ay maaaring magkakambal, ngunit pinalaki silang magkahiwalay. Hindi pa rin niya tiyak ang buong kwento, ngunit alam niyang kailangan niya pang alamin ang higit sa kwento ni Jonathan. Sa mga sumunod na linggo, patuloy na bumabalik ang katanungan sa isipan ni Clarissa. Paano maaaring hindi kilala ni Mark si Jonathan kung sila ay magkamukhang magkamukha? Bagamat ang kwento ni Jonathan tungkol sa pagiging ampon ay nagbibigay ng ilang paliwanag, tila may malalim na misteryo na bumabalot sa kanilang magkakambal. Isang araw, habang inaayos ni Clarissa ang mga laruan ni Jacob, napansin niyang may suklay na naiwan sa sahig. Dahan-dahan niyang kinuha ito at agad siyang nakaisip ng plano. Kung hindi niya makukumpirma ang kanyang hinala sa pamamagitan ng simpleng tanong, may iba pang paraan. Isang DNA test. Alam niyang isang pagsusuri ang maaaring magbigay linaw sa misteryong ito. Nang sumunod na araw, nagtungo siya sa isang klinika at ipinatest ang sample na nakuha mula kay Jacob. Hindi niya sinabing direktang hinala niya ang pagiging magkakambal nila Jonathan at Mark, ngunit ipinakita ang interes sa isang koneksyon sa pamilya. Habang hinihintay ang resulta, mas lalong bumigat ang kanyang pakiramdam.
at bawat gabi ay tila mas mahaba, puno ng mga tanong at takot. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating na ang resulta. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang sobre. Ito na ang kasagutan sa lahat ng kanyang mga tanong. Sa loob ng sobre ay nakasaad ang hindi maikakailang katotohanan. Ang DNA ni Jacob ay tumutugma sa DNA ng yumaong si Mark. Nabigla si Clarissa at napatakip sa kanyang bibig. Si Jonathan at si Mark ay kambal. Hindi agad niya makuha kung paano nangyari ito. Pero bumalik sa kanyang isip ang mga narinig niya mula kay Aling Rosa. Si Jonathan ay inampon noong bata pa siya. Maaaring si Mark at si Jonathan ay ipinanganak bilang kambal ngunit inampon si Jonathan ng ibang pamilya. Habang si Mark ay nanatiling kasama ang kanilang mga tunay na magulang, pinalaki silang magkahiwalay. Kaya si Mark ay walang alam tungkol sa kanyang kambal. Ito ang dahilan kung bakit hindi kilala ni Mark si Jonathan at marahil hindi rin alam ni Jonathan na may kapatid siyang hindi niya nakilala. Napaupo si Clarissa. Dinaramdam ang bigat ng katotohanan. Magkapatid ang yumaong asawa niya at ang kanyang amo. Ngunit hindi nila ito nalaman kailanman. Ramdam niya ang malalim na lungkot dahil hindi nagkaroon ng pagkakataon si Mark na makilala si Jonathan at hindi na mangyayari iyon. Ngunit kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Alam niyang hindi na siya maaaring magpatuloy sa lihim na ito nang walang aksyon. Kailangan niyang sabihin kay Jonathan ang totoo, na siya at si Mark ay magkapatid. Hindi ito magiging madali, ngunit alam niyang may karapatan si Jonathan na malaman ang katotohanan. Kinabukasan, lakas loob na kinausap ni Clarissa si Jonathan. Sa kanilang pag-uusap, naging kalmado si Jonathan, ngunit halatang nagtatanong ang kanyang mga mata habang nagsisimula si Clarissa. Sir, may isang bagay po akong natuklasan at alam kong kailangan niyo itong marinig. Malumanay na simula ni Clarissa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jonathan, tila naguguluhan. Alam ko po na hindi to madali para sa inyo pero si Mark, yung yumaong asawa ko po ay may malaking pagkakahawig sa inyo. Kamukhang kamukha niyo siya at matagal ko na pong iniisip ang connection na to. Sabi ni Clarissa habang pinipigilan ng luha. Nagpa-DNA test po ako at ang resulta ay nagsasabing si Mark at ang inyong anak na si Jacob ay may connection. Sir, kakambal mo pa si Mark? Hindi agad nakapagsalita si Jonathan. Kitang-kita sa kanyang mukha ang halong gulat at hindi makapaniwala sa narinig. Kambal? Pero paano? Hindi ko alam na may kapatid ako, lalo na at kambal. Pinalaki akong nag-iisa matapos akong ampunin ng pamilya Reyes. Ipinakita ni Clarissa ang resulta ng DNA test. Sa bawat detalye, unti-unting bumubukas ang isipan ni Jonathan sa katotohanan. Niyakap niya ang kanyang ulo, pilit inuunawa ang mabuti ang lahat ng kanyang nalaman. Di ko alam to, sabi ni Jonathan na may halong lungkot at panghihinayang sa kanyang boses. Hindi ko alam na may kapatid ako at ngayong nalaman ko, wala na siya. Tahimik na naluha si Clarissa. Ramdam niyang pareho silang nawala ng isang mahalagang tao sa kanilang buhay. Pero sa likod ng kalungkutan, isang bagay ang malinaw. Ang anak ni Mark ay nasa piling ni Jonathan. Bagamat hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Jonathan at Mark na magkita bilang magkapatid, si Jacob ay magiging tulay ng pagkakakilala ng kanilang dugo at pamilya. Sa mga sumunod na buwan, si Jonathan at Clarissa ay dahan-dahang nagtulungan upang mas mapalapit kay Jacob at sa anak ni Clarissa. Bagamat hindi naging madali ang lahat, natutunan nilang tanggapin ang katotohanan at nagsimulang magsama sa bagong realidad ng kanilang buhay. Si Clarissa ay nanatili bilang kasambahay at naging mas malapit na kaibigan ni Jonathan. Habang si Jacob at ang anak ni Clarissa ay naging magkaibigan at lumaking alam ang buong kwento ng kanilang ama at ng misteryong bumalot sa kanilang pamilya. Sa wakas, natagpuan ni Clarissa ang kapayapaan. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa alaala ni Mark at sa kapayapaan ng kanyang anak.